Yo guys, at nagbabalik na naman tayo sa isang video with the part 2 of VIP reveal ni Jason Gaming dito sa Roads of Survival, guys. Now, ito din ay isang gastos reveal, guys. At sasabihin ko sa inyo, ang dami nagtatanong dito sa akin, sasabihin ko sa inyo kung ilan yung nagastos to dito sa Rules of Survival, okay? Yan ang i-reveal ko somewhere in this video. So, maging tele kayo dahil pwede yan nasa gitna na video or sa huli ng video, hindi ko alam. Pero guys, ito na tayo, guys. Punta na tayo ulit sa ating depot, guys, no? And I hope nag-enjoy kayo sa previous video na pinost ko, pero ngayon ay papakita na natin ang firearms, ang vehicles, at siguro yung items medyo konti dun. So yun, sa aking firearms, sa M4A1, ito yung mga skin ko, guys. So medyo bibilisan ko na lang para hindi masyadong matagal yung video na to. So meron tayong Blu-ray, Green Lyra. Ito mga matagal na skin na to, drill. Ito yung pinaka OG na skin, men. Sa mga di nakakaalam, guys, isa sa rason kung ba't ako gumawa ng mga YouTube videos is dahil kay Noah. And ito yung isa sa mga skin na talagang binili ko nung nagsimula pa ako sa Ross. Okay, kasi ito yung pinakaunang gun skin sa Ross na lumabas na ano, Wild Dragon. Hindi ko alam kung ba't di lumalabas yung Dragon, dahil siguro sa settings ko dito. Graphic settings. Try nga natin i-ano, i-ultra. Alam ko lalabas yung Dragon dyan eh. Tignan natin kung lumabas. Ayun, lumabas nga. Yun. Yan oh. Yan ang M4A1 Dragon, men. Napaka OG ng skin na yan, men. And ito naman, Goldfinger. Astral Blaster. Ito ata yung unang skin na... Ay, hindi pala. Joke lang. Ito, Lyra, mga matatagal na skin ng M4A1. Nung nakaraan, yung M4A1 yung ano eh. Yung M4A1 yung meta noon eh. Nung una pa yung Ross. Kasi madali kasi siyang dalhin na ano, na baril. Nung nakaraan kasi si Noah yung nagpauso ng single pair na meta eh. Yung mga tao kasi baril lang ng baril eh. So, yun guys, yun ang aking M4A1 dito naman sa AKM. Ayan, nandyan yung aking, ito tayo sa pinakauna, yung guitar. Tapos yung Undead Fury. Ayan, yung pinaka-legendary ato dito, yung blue, ano, yung Ice Blue Dragon something. Ayan, Turbo Rex. Grabe, dami talagang VIP ng account na to. Skull Fear. Kaya guys, abangan nyo, i-reveal ko ang gastos ko dito, guys. Magugulat na lang siguro kayo, guys. Yan, yung Samurai, men. Samurai. Tapos ito yung Patriot. Okay. Parang hindi AK, no? Yung itsura nyo. Parang hindi, parang Grenade Launcher. Bone Crusher, yan. Ito, Deep, ay, what the heck? Deep Freeze. Deep Freeze yung pinakauna na AK na baril, guys. Sa mga di nakakaalam. Ito yung pinakauna. I think ito yung next ng Wild Dragon, yung sa M4A1. Ito ata yung next. Hindi ako sure dyan, pero parang, yan, yung Rudolph's Revenge, yung mga normal na baril, yan, yan. Okay. M4A1! Dito sa taas, Falcon Eye, M14 EBR, okay? Tsaka ito, Ice Worm. Ito yung isa sa mga pinaka-rare na baril, guys. Kasi nung nirelease to, iba kasi yung lumalabas nito sa taas eh. May animation siya sa taas. Ito yung pinakaunang baril din na may ganung klaseng animation sa taas, guys. So, malalaman mo na fully upgraded yung M14 EBR pag meron yung animation na yun. Ito yung Flame Blaster, Spark Striker, Wolf Track. Ito maganda din, oh. Tas yan, tas ito, yan. Yan. Okay. Tas meron tayong AR-15. Ito maganda din to, oh. So, simula tayo sa pinakamataas, yung Grave Digger. Ayan, yung Soul Seeker. Ito, ang daming kumuha nito eh. Ito, what? What Chinese? Okay. Blazing Flash. Ito, maganda to. Parang AN yung itsura niya, no? Ayan. Okay. AR-15. Oh, AR-15 tuloy. ACR. So, yan. ACR na dyan. Ito ata yung battle pass eh. Battle pass to na ACR na nakarang season eh. Ayan. Itong Spectre ng Valorant. Tapos itong Lantern. Ayun oh. Yun. Tapos ito na. AN-94. Ito sa pinakamataas. Stonekeeper. Azure Butterfly. Crimson Blaster. Mawawala na lang yung Ross. Wala talaga nangyari sa meta.
AN94 pa rin pinakamalakas na baril. Ito ata pinakaunang AN94 na skin, guys, kung di ako nagkakamali. Yun ata yung pinakaunang AN94 na skin, I think. Ay, hindi, parang mas una to eh. Old Moon. Oh, hindi, ito. Ito. Leopard. Ito yung pinakauna. Ito. Yan yung pinakaunang AN94 na skin. Hindi ito. So, yun. AUG, walang skin. Hornet Blaster. Skull Warrior. Yun. Tsaka ito. Tagal na din to eh. DSR. Isa lang skin ko sa DSR. Ayun o. M16. Isa lang din skin ko dyan. Okay. Punta na tayo sa shotgun. So, guys. Magiging mahaba tong video na to, guys. Pasensya na kayo, guys. Kasi medyo marami din tayong VIP na mapapakita eh. Disintegrator. Hindi ako mahilig sa shotgun. So, kaya siguro isa lang skin ko dyan. Except dito. Popper. Ayan. Celestial. Light Phoenix Su. Dark Phoenix Su. Yun. Ito yung maganda, oh. Parang WRO yung itsura niya. Soccer Whistle. Ito yung pinakauna. May isa sa mga pinakaunang skin din. Si Spirit. Kasabay nito yung Om. Si Spirit. Yan. Wala akong skin ito. May skin pa ng AA12? Ito, wala. Wala. Ba't nila binalagay sa game na to? Walang puwenta tong baril na to. Nasa peerless lang yan. Hindi talaga nagamit ng mga tao. Ito, wala din akong skin nito na VIP, oh. Yan, oh. I think nung nirelease yung mga skin ng WRO na VIP, yun nata yung time na nag-put ako. Sakura. Ayan, ayos din yung Sakura. Ito, Riptide, oh. May isa akong skin na gusto dito. Hindi, Vector pala yun. Okay. Yun, dalawa yung VIP ko dito, guys. MP7. Ito yung isa sa pinaka-meta noon, eh. Nung nagsimula yung Rose, guys. Yung SMD na ginagamit ng mga tao is MP7. Yung PP19 sa huli na to na meta, eh. Nung time na parang nawala yung recoil nito PP19. Yung mga tao, talon na lang ng talon. Isang talon na 10 lean. Alright. Ito yung ginagamit ko, Executioner. Yung ginagamit ko palagi sa game. Ito, ayos din to, Water Blaster. Hindi lang siya legendary. Yung dito, Ultrasonic. Ito yung pinaka-buisit na barrel. Napakaingay. Ewan ko ba kay Rose kung ba't sila gumagawa ng mga ganun. Leonard, Jeopardy. Ultimate Jeopardy pala. Punk Stinger. Parang Jeopardy lang. Ito, maingay din to. Ata. Thompson. Ito, Sea Spirit. Ito yung una din. Ano, AWM. Fallen Justice Vector. Yung. Tapos ito, Vector Fountain. Ito yung gusto ko, men. Napakalinis na skin, men. Ano yan, no? Ang ganda ng animation. Malinis siya. Gusto ko yung mga malilinis na skin, no? Ito parang ewan. King of Fighters. Ito, ayos din, no? Cool yung concept niya. Elastic Man. Ang liit ng baril. Parang ano. Parang pilit gun. P90, of course. Isa lang. Yan. Dragon Rage. Ito, Octopus. Alright. Ito, pinaka-paborito na lahat. Ang AWM ni Jason Gaming. Ano ba talaga yung paboritong skin na Jason na AWM ni Jason Gaming? So, ano ba talaga yung sagot? Geisha. Yan. Venomous. Ito, pinaka-pangit. Ayoko nito. Sobrang laki. Flame Drake. Okay. Cursed Pupilia. Ito, Violin. Ayos din to kasi nagtatransform to sa barrel eh. Ito, pangit. Malaki. Ano to? Deep Sea or Aquarium. Ako rin patawag sa kanya. Ito yung Sea Spirit. Yun, yung sinasabi ko. Lucky Cloud. Yun, eh. Simple lang. Golden Angel. Yun. Maganda talaga tong Golden Angel. Kahit pa paano. So, na nga ba ang paborito kong skin, guys? So, irarank ko siya, guys. Okay. Tatlo yung paborito kong skin dito, guys. Itong Flame Drake. Alam nyo, palagi ko itong ginagamit. Tas itong Aquarium at saka itong Golden Angel. Na Golden Angel is top 3, Aquarium is top 2, and Flame Drake is top 1. Kasi ang Flame Drake kasi, guys, bagay kasi siya sa akin, guys, kasi yung paborito kong color is red and black. Alright. So napakabagay ng concept niya sa character ko pag ginagamit ko siya, guys. And sobrang cool lang talaga ng design, no. Yung para siyang dragon kay Drake nga eh, so dragon. Barret! Isang skin lang ang meron ako sa Barret. Yan lang.
Esbal, wala. SBD, yan lang. Okay. Meron pang Alien SB, SBD. What the heck? M110. Okay. Kung matagal ka ng viewer sa page ko dito sa YouTube, alam mong sobrang tagal ko na ginagamit to. Ito yung paborito kong baril sa Fearless noon kasi sobrang lakas ito sa Fearless noon. Bago nila to ni-nerf. So, yun. QBU, yan. Tsaka yung Kar 98 na nag-iisa lang. Yun. Nice to. Alright, so pistol. Yun, dalawang healer. Okay, so ito, mga pistol skin. Yan. Papangit ng mga pistol skin. Okay. Bow. Kailangan ko ba ipakita itong bow? Bilisan na lang natin kasi wala namang gumagamit itong bow. Yan. 249. RPG. Crossbow. Machine gun. Ewan ko kung ba't ang daming skin na machine gun. Sa lahat ng pwede nilalagyan ng skin, machine gun pa talaga. Oh my god. Okay, itong mga melee. Itong mga melee. Lalo na yung mga taong ano, mahilig sa mga samurai-samurai, no? So, ito yung sa Damascus Knife. Yan nata yung pinaka-latest. We have the Damascus Knife, pero Damascus Knife Demon Blade. Yun, Shadow Blade. Isa sa mga katana. Parang collector's edition ng account ko pagdating sa katana, guys. Lapu-lapu. Yan yung mga gandang mga sword. Popsicle. Halberd. Ito, maganda to, no? Ba't naging epic to? Cardinal. Ang pangit ng mga ganito, guys. Sobrang lucky. Sobrang lucky sa character mo. Kahit nga ito, malaki nga ito eh. Yan, malaki yan. Pero sword collection pa rin. Itong banana, maganda. Maliit lang. Yung mga maliliit na mga melee lang. Hindi yung sagabal siya sa view mo. Gets nyo yun. Yun, ito din. Maganda din yung animation. No? Makakita mo yung may parang ano siya, tracing. Yan. Ito, yan. Ito parang Jingo Bang na ano eh. Change lang nila yung color. Meron ba akong Jingo Bang? Alam niyo ba yung Jingo Bang, guys? Tingnan natin kung meron akong Jingo Bang. Blood Reaper. Okay, yung flashlight. Yun. Okay, ito supplies water. Meron tayong lollipop. Yung fan. Itong nakakabwisit na malaking yan. Okay, ayan. Maganda din to. Of course, yung dual sword. Paborito ko. Ito, malaki to eh. Maganda sana, pero malaki eh. Yung flower. Yun, yung mga katana. Yan. Tapos itong katana rin. Dami mga katana sa account na to, guys. Maganda kasi yung mga katana, guys. Maganda siya, promise. Maganda yung pagkakagawa. Galing nila gumawa. Yun, dami. Type B katana. Ito, mga katana. Dami. Ang dami yung katana. Ito, yung pinaka-OG na ano, melee. Daming gumagamit niyan. Ito, Lucky Hammer. Pinakuha mo pa yan. Hindi pa yung VIP. Pero pag nakakuha kanya noon, kasama yung hazmat mask, parang ang lupit mo na tignan. Yan, mga shield. Parang ewan. Okay. So, wala nga akong Jingo Bang. That is to confirm na wala tayong Jingo Bang. So, hindi ko pwede ma-scroll down yan. Ito, yun. Okay. Yun na lang pala. So, granada. Yan. Bilisan ko na lang. Granada na naman yan eh. Ang dami palang granada na skin, men. Ngayon ko lang napansin. Ngayon ko lang napansin, men. Dami granada na skin. Alright. Alright, guys. So, yun na, guys. Medyo binilisan ko na lang, guys. Para hindi masyadong mahaba yung video, guys. So, dito na tayo sa car skin. Paborito ng lahat. So, yun. Diretso na tayo sa Roadster. This is the King of Fighters na car skin. Yan. Tsaka ito, Berserk Wildfire. Paborito ko din yung gamitin kasi magaling, maganda siya. Ito, pangit kasi sobrang liit. Madali kayong patayin dyan. Ito, maganda kasi may cover. Ito, pangit kasi malaki. Ito, pangit din kasi malaki. Pero medyo okay siya kasi may cover. Pero dalawa lang yung pwede dyan. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yan. Ito, pangit kasi apat siya dyan, pero mabilis nyo patayin. Ito din. Pero maganda yung design. Para siyang Let's Go. Kung alam nyo yung Let's Go, guys. Let's Go nga talaga siya, guys, yung design nyo. Pati ito. Mga Let's Go inspired, ano to eh. Coach ito eh. Yan o. Tapos, ito, sedan. Ito maganda kasi may cover. Simple lang. Ito walang cover, pero okay lang. Ito, okay lang din. Ayan, red hair. Ito yung sa challenger, no? Maganda to eh, kasi simple lang. Tapos may cover, guys. Yung talaga yung maganda, guys. Yung may cover, di kayo mababaril. Aray ko.
Ito guys, Rosie Comet. Now, isang trivia guys. Okay, ito na guys, i-reveal ko na sa inyo guys kung ilan nga ba ang nagastos ko sa Ross. Okay, ready na ba kayo? Pero una yan, ito guys, ito yung pinakamahal, like legit pinakamahal na skin sa Rules of Survival guys. Okay, galing yan sa akin bilang isang napakatagal na player. And bakit ito ang pinakamahal? Kasi itong Rosie Comet, pag in-upgrade mo yan, kailangan mo pang bilhin yan for like 7 times. 7 beses ata. So bibilangin natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kailangan mo ng 7 Rosie Comet para maka-upgrade ka sa Blue Eclipse. Para makuha mo itong pinaka-last, yung Blue Eclipse. Okay? 7 Rosie Comet. And paano kunin ang 7 Rosie Comet? Kukunin mo siya dun sa draw na tagpa 500 diamonds yung draw. Okay, ganun kahirap kunin yan, men. And ganun kamahal. Now guys, ito na. I-reveal ko na sa inyo kung ilan yung nagastos ko sa Rules of Survival. Okay. Marami ang nagtatanong and ang sagot is hindi po umabot ng 5,000 yung gastos ko sa Ross. Yes, that's true. Hindi umabot ng 5,000 ang gastos ko sa Ross. Okay. Yan ang sagot. Alright. Hindi ko alam kung magkano guys, pero ang naalala ko, siguro kayo ngayon nanonood kayo parang wow. As in, hindi umabot ng 5,000 gastos ni Jason. Ang dami-dami niyang skin. Parang napagunod siguro kayo, no? Pero ito ang reason kung bakit. Isa nga ako, diba, sa pinaka-unang content creator ng Rules of Survival. Right? And since matatapos na din naman yung Ross, I think okay na siyang okay ko nang i-share yun na bilang isang unang content creator, nung matagal na talaga, binibigyan kami ng mga diamonds ni Ross. Tapos, hindi namin pwede yung i-share, right? Hindi namin pwede i-share. Ngayon kasi yung mga rosters, sinishare lang nila na may mga diamonds sila nakukuha, diba? O nakaraan, hindi namin pwedeng i-share, pero sobrang lakas nila magbigay ng mga diamonds nung nakaraan. Talagang napakasolid, napakadami nilang diamonds na binibigay. And dahil dun, right, sa mga binibigay nilang diamonds, dun ako nakakapag-draw ng skin, right? And yun, ang dahilan kung bakit almost 5k lang ang gastos ko, almost 5,000, is because yung mga gastos ko is yung nung una pang hindi pa ako naging content creator sa Ross. Yun yung mga gastos ko sa Ross, guys. Okay? So guys, yun na yung sagot. Gusto ko lang maging honest din sa inyo, then mawawala din naman yung Ross. Para malaman nyo din, na yun talaga yung sa skin ko, sa ano ko. So hindi ako mayaman, guys, nagmastos talaga ako nang gumastos sa game na to. Isa lang talaga akong content creator, na swertean dito sa game. And yun. Yun din yun. Kaya nga, nung naging roster ako, sobrang active ko, natulungan yung game para maging maganda yung game, di ba? Gumawa ng content, ganun. Iba kasi yung pagiging roster noon kesa ngayon, guys. Sa totoo lang. So, yun na ata yung sagot sa tanong nyo, guys. Pero, titignan pa natin lahat ng mga skin na meron ako, guys. Pero, at least, nasagot ko na ang tanong nyo guys kung ilan nga ba ang gastos ni Jason Gaming sa Ross. So, magiging 18 minutes na yung video ngayon. So, bibilisan na lang natin. So, Rosie Comet, Eclipse. Kung meron man akong mamimiss sa Ross, guys, sa mga skin, ito ata, guys, itong Rosie Comet. Kasi, pipili ka ng ano dyan, eh. Tsaka, ako lang ata yung meron ito, eh. Sa totoo lang, itong Blue Eclipse. Ako lang ata eh. So, ang sarap sa feeling na ikaw lang yung meron ng skin na yan. Kasi sobrang exclusive siya para sa yun. So, yun lang. Tsaka ito, mamimiss ko din to. Kasi wala lang. Ako lang yung gumagamit nito eh. Ito, hindi ko to mamimiss. Buisit yan. Tsaka ito. War Jeep. Yun. Upgrade mo yan. Itong truck na napakaingay. Itong War Jeep. Yun. Ito pala yung War Jeep truck pala yun. So yun, War Jeep or Battle Jeep pala to. Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Yung Bouncer Bot na hindi ko talaga alam kung bakit nila nilagay ito sa game at nilagyan pa nila ng skin. Ay, Diyos ko Lord, grabe talagang utak nila. Astrology Blast, yan. Yung motor, ayos yung motor. Ito yung pinaka, mamimiss ko din guys, yung saging na skin na to guys.
Dito lang ako nakakita ng skin na ganito, man. Nasaging na gumagalaw. Tapos may ganyan, no? Tapos pag tumakbo siya, gumaganon yung paa, man. Oh my God, man. Yan, ito. Ito, mamimiss ko din ito, man. No? For some reason, mamimiss ko tong motor na to, man. Ilang beses ko din kasi ito ginamit. May mga skin talaga, guys, na mamimiss ko, man. Sobra. Ayan, no? Kaya wala lang. Napaka-memorable. Ito din, no? Memorable kasi siya, guys. No? Dami yung memory sa game na to. Ayan, no? Tak-tak. Alala ko pa yung meta ng tak-tak before. Tigas ng tak-tak. Ngayon, tak-tak. Hindi pa ubos yung bahala ng PP19. Sira na yung tak-tak. Yan. So, yun. Yun na, guys. Yun na ang ating VIP reveal sa kotse, guys. Meron din tayo mga ano dito, no? Mga helmet. Yan. Ito. Mamimiss ko din tong helmet na to. Ano pa ba? Parachute. Yung mga parachute na magagamit ko sa game na napaka interesting, you know. Yun. Mga glider. Tsaka meron din akong ano, guys. Meron din akong isang bag talaga na palagi akong tinatanong ng mga tao. Kuya, paano mo nakuha yung bag na yan? Ang dami pala dito, men. Ano ba yan? Ito, nasan ba yan? Nasan ba yung bag na yun? Yun, ito. Okay. Itong set na to. Yan, ayan, tsaka yan. So, tinanong nila ako, Kuya, paano mo nakuha yung bag na yan? Decent, paano mo nakuha yung bag na yan? Itong bag na to, guys. Ito yung time na merong nirelease ang ROS na parang raffle siya. Na pag sumali ka sa raffle na yun, right? At gumastos ka sa raffle na yon, yung event na yon, makukuha ka ng mga items. And isa sa mga raffle na yon is itong bag. Ako lang yung pumasok sa raffle na yon nung time na yon kasi ang dami kong ang diamonds, diba? Ang dami kong diamonds. So sabi ko, papasukin ko tong raffle na to for content. And para din sa character ko, para unique yung character ko, ayun, nakuha ko yung bag. Now ngayon, walang ibang meron dito, ako lang. Diba? Ang ganda. Ang galing. So, yun yung mga bag, guys. Mga nakaraang bag, guys. Hindi ko na siguro yan, hindi na natin yung pag-uusapan, guys. No? So, yun yung mga, ito yung mga paraglider. Oh. Ayos to. Paraglider. Yun. Dami natin mga paraglider. Ito, habang tumatagal, lalong nagiging cartoon yung game, no? Yung mga paraglider talaga, isa to sa mga, which is ayos naman siya tignan, pero hindi talaga bumagay eh. Hindi talaga siya bagay sa game. Alam niyo yun, yung parang ang dami nilang pwedeng gawin sa game, pero nilagyan nila ng mga ganito. Well, that's their decision at the end of the day. Kaya nga nag-decide sila na tapusin na yung game. Kasi nga, yun. Gusto na nilang tapusin. Na mayroon din nagtanong sa akin, guys. Eh, Kuya, may tanong, may alam ka ba kung bakit magko-close yung ROS? Bakit mawawala yung ROS? Ang sagot ko dyan, guys, okay, kahit na i-google nyo pa to, ang sagot ko dyan is, konti na lang kasi yung players ng game, guys. Sobrang konti na lang ng players ng game. And, yun yung parang pinakarason kung bakit mawawala yung ROS. No? Yun yung alam ko, hindi ako sure kung totoo ba yun, pero siguro naman kayo as players, alam nyo namang sobrang dami ng bot sa game. Kahit nga tignan nyo yung mga pangalan ng mga kalaban nyo ng mga nakaraang buwan eh. Paulit-ulit na lang, di ba? Ulit-ulit na lang yung mga players na nakakalaban nyo. Tsaka dami ng bot. Merong mga oras na maraming players pero halos lahat ng oras is puro bot na lang kalaban nyo. Dami mong ang kills pero puro bot. Right? So, siguro nangyari yung pagkawala ng players dahil nga ang daming cheater at then hindi nila na-control yung cheater, right? Kasi alam naman natin lahat sa isang free game, hindi naman talaga mapipigilan ang mga cheater. So, depende na yan sa developer kung makontrol nila yung cheaters o hindi. So, alam naman natin lahat din na ang ROS, nasa kamay siya ng mga developer na puro na lang, puro game mode yung nasa isip nila. Tignan nyo itong game mode ng Rules of Survival, guys. Crazy Mode, Score Royale, Train, Hero Clash, ito, Ultra, oh, ito pala yung Ultra, ano ba to? Classic Rank Gameplay, Last Survivor, wait, what? Huh? Casual Mode, Battle Royale, HD Map, ano yan, men? Ultra nga, ano pangyayari sa akin?
FPS mode, yun. Tsaka meron silang Blitzkrieg, Epic Clash 2.0, Death Race, Dogfight, Zombie Trial. Ang dami nilang nilagay sa game, right? Na sana, yung lahat ng mga pera, lahat ng oras, at lahat ng effort, is, nag-focus na lang sana sila dito sa ranked game. Ito kasi yung pinaka-importante, man. Hindi ko alam kung bakit, man. Hindi ko alam kung sino man yung nag-handle ng roast na hindi nila nilagay o binigay lahat ng mga effort nila, energy nila dito sa rank. Right? O sa custom game man lang. Kasi alam natin lahat, ang dami nag-custom. Nilagay pa silang 2.0. Itong 2.0, hinipe ko to kasi alam ko magkakapera dito yung mga tao. Right? Gumawa ko ng video. Yun. Anyways, guys. Yun na yun, guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na to, guys. Pasensya na kung sobrang tagal lang video na to, guys. It's 25 minutes video. Pero gusto ko lang talagang i-showcase at ipakita sa inyo lahat ng mga skins na meron itong account na to. And I think napakita ko na lahat, men, ng mga skin na meron ako so far. So, hindi ko napapakita yung mga lobby team, ganun. Ito yung pinaka-importante, yung apat. So, guys, mag-comment kayo, guys. Okay? Kung ano yung mamimiss nyo talaga sa Ross na car skin or baril na skin. And babasahin ko yan. Mag-scroll down ako sa mga comments at babasahin ko yan, guys. Kung umabot kayo sa video na to, I hope na nag-enjoy kayo, guys. Take care! And I hope na makahanap din kayo ng isang game na mag-enjoy kayo katulad ng mga memories at pag-enjoy nyo sa Road to Survival, guys. Hey, have a good day and see you on the next upload! I hope mag-support pa rin kayo kahit na hindi na Road to Survival ang i-upload ko sa page na to or sa channel na to. Bye, guys!